magkasama sa kanila. Magandang hapon, Mr. Benavides. Hindi kami magtatagal. Gusto nang sana namin ibitahan ka sa presinto. Kuya, it's okay. Siguro kailangan ko na silang kausapin para matapos na. Pero, Cal! Kuya, I said it's okay. I can handle it. Sige po. Salamat. Anong pakiramdam mo nung pagsuspetsahan kayong dalawa ng kapatid mo na isa sa inyo ang maaaring anak ni Dado Castillo? Siyempre po, parehas po kami hindi makapaniwala. Wala naman po siguro tao ang gugustuhin na madawid sa ganong kaso at ganong klaseng eskandalo, di ba? Galit ka ba? Normal lang naman ho, magalit at maramdaman ko yun, di ba? Paano ka magalit, Calvin? Ano ba ibig sabihin? Sumisigaw ka ba? Naninira ka ng gamit o nananakit ka ng tao? Again, I think normal lang na maramdaman ko yun. At lahat po ng mga sinabi nyo ay posibleng mangyari kapag napuno ka na sa galit. Pero kilala ko ang sarili ko. Hanggat may iwas akong magalit, iiwasan ko. Yun nga yung sabi ng ibang tao tungkol sa'yo eh. Napakabait mo daw na bata. Pero may nagbago nung nalaman mong posibleng anak ka ni Dado Castillo. Tanong po ba yan? O suspecha lang yan? Sabi mo, nung inatake si SP1 Leandro Colmenares, may kasama kang kaibigan, si Justine. Nasaan ang anak ko? Sino ba ang anak ko? Calvin Benavides. Bakit yung inimbitahan dito sa presinto ang anak ni Miss Benavides na wala man lang kayo pahintulad sa kanyang ina? Mali, maling mali itong ginawa ninyo. Ikaw! Ikaw ang nagsabi sa mga pulis na dalhin ang anak ko, no? Hindi ko alam na pupunta ang mga pulis sa bahay ninyo. Sandali lang ho. Pagulos dilinyo kayo. Tatawagin ko lang yung pulis na nagdala sa anak ko. You can't do this to my son! Patas, Calvin. Pinakausap na po si Kasalok. Kung hindi ako nagkakamali, kayong dalawa ni Joseph ang may gawa nito. Olivia, wala akong kinalaman dito. Tinawagan lang ako ni Joseph at sinabi niya kusa sumama si Calvin. Para sa akin, tama yung ginawa niya. Sabihin niya na yung totoo para matapos na to. At sa tingin mo, matatapos ang lahat ng ito pag na-question si Calvin. You seem to be very confident about it, Anthony. Anong ginawa mo? I warned you about this. Kung unang-una pa lang, umuha ka na sa akin, sana hindi na tayo umantok sa ganito. Ma'am. Enzo! Mabuti tumating ka na. Ando pa sa loob ng kapatid mo. Natakot ako pa nangyari sa kanya sa loob. May solusyon na sa problema ito, ma'am. Saglit na lang to. O sige na, dito na ako. Chika tayo later. Bye! That's Justine. Hello, hello, hello! Ako po si Justine. Ano na? So, anong chika? Justiniana Asuncion. Kaloka. Kailangan buong-buo. You know, Sir Justin na lang. Kasi medyo makihong aking real name, di ba? Nasaan kayo ni Calvin sa mga oras na inatake si SP01 Leandro Colmenares? Nasa park. For a change. Kasi alam niyo, si Calvin, mahilig yan sa fresh air. Kaya nga siguro compatible kami. Kasi pareho naming love ang Mother Nature. Gano'n na kayo katagal magkakalala ni Calvin? Ano, nito lang. Nung sumali ako sa isang photography trip, kita, tapos chika-chika, bonding-bonding, tapos instant besties na kami, parang ganyan. Ang sabi dito sa record mo, hindi ka nag-aaral sa Brizard. Nag-aaral ka sa Krinstituta Computer College. Totoo ba to? Ang truth ho dyan ay hindi ako taga-Brizard. Hindi rin ako pumapasok sa Krinstituta. Nagpo-full-time ako bilang isang model para sa ekonomiya. At pag may time, ayun, binibisita ko si Calvin sa Brizard. Ba't ka nagsinungaling? Kasi, alam nyo na, baka mamaya hindi ako kaibigani ni Calvin dahil hindi ako taga-Brizard kung hindi kami yung same ng leveling. Pero mali ako. Napakabait at humble ni Calvin. Kaya hindi ko na po binawi yung aking kwento. Maintain ko na lang.
panindigan ko na. Mag-subscribe na po kayo sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel at panoorin ng iba pang Dagunsan videos.